Okay, so magandang umaga po sa inyo lahat. This is your professor, Pastor Roger Villanueva of Southeast Asia Christian College, and this will be our second session para po sa subject natin na Principles of Learning. So, nung nakalaan po sa ating session 1, sa ating unit 1 ay tinalakay ko po yung three elements, no? Ng teaching. At makikita po natin doon sa elements of teaching natin ay nandun po yung learner, no? Naalala po ninyo. Andun po yung teacher. At the same time ay nandun po yung learning environment. So yan po yung ano, yung tatlong elements of teaching. Na hindi po magiging possible ang learning, ang teacher, kung wala ang teaching, kung walang learner, walang estudyante, walang teacher, at walang learning environment. So, balikan na lamang po ninyo yan. Doon sa unit 1 natin, sa session 1 natin, tinalakay din natin yung ano, no? Yung mode or effectivity ng learning ay nasa tatlong M. Ano yun? The method, no? The teaching methodology, the teaching materials, and the teaching mentoring. No? Yung tinatawag nating 3M ay material, o ano ba yung gagamitin mong gamit, anong book, anong resources, at syempre yung tinatawag nating methodology, anong methods. There are different kinds of methods, no, na later at pag-aaralan natin yan. And yung tinatawag natin na mentoring o yung passion, how are you going to connect with your student, with your learner. So yun ang mahalaga. Pinag-aralan din natin yung nakaraan sa ating unit 1, yung 3 F's, no? Yung tatlong F. What is that? For effective school management, makikita natin yung tatlong F to facilitate learning in the school. Makikita natin ay yung number 1, yung facility. Yung learning environment. Number 2 is faculty, which is the teacher, and then the finances, no? You need to consider also the finances. So yung mga factor na yan ay mga elemento yan ng learning, no? So ngayon sa ating unit 2, pag-aaralan natin yung mga iba't ibang tsuri na makakatulong para tayo ay madagdagan, ano, ng ating kaalaman. Kasi nung nakaraan ang naging assignment ko sa inyo yung Howard Gardner lang. Pero ngayon ay magbibigay ako ng mga konting principles na pwede nating gamitin at matututunan natin para tayo ay masigit na lumalim sa mga tsuri when it comes to principles of learning. Si Pastor Roger ninyo ay meron akong ano, no? Meron akong apat na tiyora na akin pong pinaninindigan at I believe that this is may thematic approach when it comes to education. Although maraming approach, ano, meron tayong mga tinatawag nating Montessori, meron tayong mga tinatawag ng mga Waldorf, meron din tayong mga tinatawag na ACE, ECE, no? Meron tayong ACE, tapos meron tayong ECE. So, yung mga approach na yan ay nanggaling yan sa mga ano, no, sa mga educators, no. Although hindi proven yung kanilang effectivity, although merong mga side, may strength sila at saka meron silang weakness, pero ngayon ang pag-uusapan natin ngayon ay yung considered na talagang foundation ng education when it comes to principles of learning. Okay? So bago tayo magsimula ay manalangin po tayo. Pag-aaralan po natin ito, no, tong apat na ito, si Gardner, si Piaget, si Vygotsky, tsaka si Brunner. Papasadahan lang natin 'yan. Kasi hindi naman natin kayang ituro lahat 'yan kung tutusin. Kayo na lang din ang maglalim. Ipasada ko lang sa inyo at bigyan ko na lang din kayo ng research tungkol diyan. Okay, let us pray. Lord, guide us, O Lord. Give us wisdom in our study of the principle of learning, and we may be equipped, Lord, so that we become more effective in your ministry. God bless us, Lord. We glorify you, we magnify you in everything we do. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so ito yung mga tsuri, no, ng learning ng tao. Paano nga ba daw natututo ang tao?
At ano nga ba yung pagkatuto ng tao? So pag-aaralan natin yung apat na ito. So mag-umpisa tayo, siyempre, the famous one is Howard Gardner, which is the 9 kind of smart intelligence or yung 9 multiple intelligence. So makikita natin si Howard Gardner, dinefine niya no ang intelligence. Sabi niya, intelligence is a multifaceted rather than a single entity. Ang katalinuhan daw sa kanya ay multi, hindi single. Ah? Sa atin kasi, sa academic, sa school, parang ang matalino lang yung matataas sa exam, yung magaling sumagot, magaling sa English. Pero kung titignan natin, hindi dapat yung tanong na sino ang matalino. No? Kasi ang tanong natin, sino matalino, mali yun eh. Ang dapat ay saan siya matalino. So kay Howard Gardner, yun yung principle niya. Hindi sino, no? Kasi hindi lang isa ang matalino. Lahat tayo ay may talino in a different way, in a different specialist or specialty. Sabi niya, intelligence is an individual's ability to use a skill, create product, or solve problem in a way that is valued by the society of that individual. So ang katalinuhan sa kanya ay ito yung kakayahan ng tao na gumawa, rumisulba, at magkaambag sa kanyang society. So hindi lang ito academic, maaaring ito ay practical, technical, arts, no? O sports. Ito yung kakayahan ng bata na tinuturing niyang intelligence. Ang mundo natin, parang ang naging pamantayan ng intelligence, yung mga magna cum laude, summa cum laude, which is wrong, no? Kasi kung tutuusin natin, hindi lang sila ang matalino, no? Makikita natin na maraming paraan to measure the intelligence of a person. Okay, so umpisahan natin yung ZIAM. So una is the verbal linguistic smart. Ito yung mga tiyatawag natin mga word smart. Ito yung mga magagaling na magsalita, no? Yung talagang verbal sila. Sabi, ito yung mga teacher, lawyer, no? Politician, religious leaders, mga pastors, ang galing yan mga magsasalita, mga poet, journalist, and editor. So, sabi nga nila, ito daw ang mga taong ito, ang puhunan ay laway lang. Hindi sila ganun ka-intelligent, ka-smart, pero nadadala nila yung sarili nila because of their verbal intelligence o yung tinatawag nating word smart. Yung pangalawa kong anak, ganyan, ano? Yung madaldal siya, at the same time ay very confident siya sa kanyang sarili at nadadala niya, no, yung kanyang katalinuhan, kanyang karunungan sa pamamagitan ng pagiging maboka, no. So yan, makikita natin yan, mga teachers, lawyer, politician, religious leaders, poet, and journalist, no. Pangalawa is the logical mathematical. Ito yung mga number smart. Ito yung mga talagang hindi masyadong pala kibo, no? Parang yung wife ko, tahimik lang yan. Pero when it comes to numbers, ay napakagaling yan. Kaya nga siya ay accountant, mathematician siya. No? So, ito yung mga accountant, statistician, scientist, economist, engineer, computer programmer. Yung mga computer programmer natin yan, di ba? Kung makikita mo, tanongin mo sila kung paano nila nagawa yung mga system tsaka yung mga program ng computer. Hindi nila alam. Hindi nila maipaliliwanag sa iyo. Basta alam lang nila, no? At tayo naman, kahit ipaliwanag nila sa atin, hindi rin natin sila maintindihan. Kasi yung mga numero, no, ay automatic na naglalaro sa utak nila. Pero when it comes to mga bagay na pagsasalita o kaya pag-deliver ng ano, tamad yung mga yan. Pero when it comes to paggawa ng mag-isa, pagtutok, no, lalo na pag mga problem solving, mga computation, mga programs, ay dyan sila magagaling, no? Number three is the visual spatial picture smart. No, kompleto pala kami, mga pamilya. No, ako ay verbal. No, ang aking may bahay ay mathematical. No, o number smart. Ang aking bunso ay picture smart. Ayan, yung mga artist, photographer, tour guide, decorator. Ayan, yung aking bunso, magaling niya mag-drawing. No, kaya lang talagang gulo ng bahay, gulo ng gamit, tamad. Pero pagdating talaga sa drawing,
Masal, nanalo nga siya doon sa journalism, ano, yung si Duterte nakasakay sa bangka, tapos yung China ay nakasakay sa barko, nag-aagawan sila ng isprati ng teritoryo. Nanalo yon sa kanya, sa journalism. Kasi ganda na pagkakadrawing niya ng mukha ni Duterte tsaka nung China. So yun yung mga visual spatial, yung imagination lang nila, no? Kaya na nilang ilagay yung mga architect, no? Mga painter, mga sculptor, mga photographer, mga tour guide, decorator, no? Yan yung mga picture smart, no? Because in a way they are very artistic and imaginative, no? Number 5 is the bodily kinesthetic. Ito yung mga body smart. So ito yung aking pangalawa, no? Ito yung katangian niya, siya yung athlete, mechanic, surgeon, carpenter, sculptor, dancer, actor. Yan, yung aking anak ay dramatista, no, karatista, motor, no. Ito yung mga body smart person. Baga sa ano ay yung katawan nila ang kanilang puhunan, yung talagang brusko talaga sila, lahat kaya nilang gawin. No, ito yung mga sa mga school yung graduate ng hindi nag-exam. Graduate ng hindi nag-aral. Bakit? Kasi varsity lang sila ng school. Ito yung mga bodily kinesthetic people. Kinukonsider sila ni Howard Gardner na ang intelligence nila ay yung kanilang physical aspect. Not the cognitive aspect, but the psychomotor and the physical aspect. No? Ito yung mga magdating sa mga paligsahan, sa mga palaro, maasahan mo. Pero pagdating sa exam, walang maisagot. Ano? Kasi hindi sila masyadong academic oriented. Ayan. So yung pangalawa ko, ayan. So yung ako, no, verbal, si mama, mathematical, yung bunso ko, spatial, yung pangalawa ko ay kinesthetic. Ayan, ayan yung aking panganay. Yung aking pangalay ay musical, music smart. No? Kompleto pala kaming pamilya. Ibig sabihin, mga intelligent kami. Amen? No? So, ito yung mga songwriter, composer, conductor, musician. Ayan, yung anak ko, marunong mag-gitara, marunong mag-keyboard, marunong mag-violin, marunong kumanta. Mana sa papa. No? Ayan, hindi nyo ba alam yung mga anak ko na mana nila lahat yun sa papa nila. Yung panganay ko, yung music, sa akin yun. Yung pangalawa ko, yung martial arts at saka yung motor, sa akin yun. Yung bunso ko, yung artistic. No? Siyempre, dati, do-drawing din ako. Kaya lang, ngayon, hindi na masyado. So, ito yung mga ano, no? Yung mga talagang mga songwriter, sabi nga. Andun yung gift nila sa music. No? Pakinggan lang nila, kaya na nilang kabain. Alam na nila yung tono. Ito yung mga nakakapag-compose ng mga tula, ng mga awitin, kasi talagang very ano sila, very music smart sila. No, tulad nila Beethoven, 'di ba? Nila kahit mga bingi sila ay nakakapag-compose sila ng mga piyesa, no? Talagang ano, yung anak ni Pastor Ilo, si Pastor Gidjo, 'di no? Galing siya ng conservatory, talagang galing-galing niya sa music, okay? Number 6 is the interpersonal people. Ito naman yung mga social smart. Ito yung talagang magaling makitungo sa tao, no? Yung pag nakipag-usap ako, hindi ako masyado dito kasi mainitin ang ulo ko. Pero nadadala din kahit papano ng aking pagiging verbal linguistic. So ito yung mga administrator, manager, consultant, teacher, psychologist, and therapist. Meron din ako konti nito kasi may pagka-psychologist din ako when it comes to counseling. Ito yung mga social smart. Ito yung mga sanguine, ano, na talagang pag nilagay mo sa isang lugar, ay nag-excel sila at nagko-connect talaga sila sa lahat. Yun yung kanilang intelligence, di ba? Okay, number 7 is the interpersonal, self-smart. Ito yung mga tahimik lang, nasa sansulok lang, self-discipline. Yung mas gusto nilang nagtatrabaho na mag-isa, no? Mas marami silang nagagawa kung talagang nag-iisa sila. Solo flight, ika nga. Number 8 is the naturalist. No? Ito yung nature smart. Paalala ko si Pastor Manny Manson. No? Pero mo, nandun siya sa pinatubo, yung lahar yung lupa. Pero nakakapagpatubo siya ng rose. Nakakapagpatubo siya ng mga halaman. Alam niyo kung bakit? Kasi ayan siya, no? Nature smart. Sabi nga, ito yung mga taong merong green thumb. No? Kung wala ko niyan eh. O pag gumawak ng halaman, patay. Pero itong mga naturalist ay talagang maano sa halaman, ano? Hindi lang sa halaman, maging sa mga hayop, no?
sa mga kahayupan. Ayan, magagaling sila. And the number nine is the spiritual existential. Ito yung mga parang ano, no, yung they are out of this world, no. Napakabanal nila, napaka yung aura nila iba, yung parabang pag dumating na sila ay talagang tipong kagalang-galang. No, yan yung intelligence nila, no. So yan po yung ano, no, nine multiple intelligence ni Howard Gardner. So diyan tinatanaw ni Howard Gardner na ang tao have different ways to express their intelligence. Okay? Susunod natin ay si Pia J, no? Si Pia J ay ang tawag sa kanya kung si ano, si Howard Gardner ay nine multiple intelligence. Tandaan nyo, pag cognitive ay Pia J yan, di ba? Pia J. Sino si Pia J? Pia J, cognitive development. Pag sinabing cognitive, pag multiple intelligence, Howard Gardner. Pag sinabing cognitive, Pia J. Si Pia J, naniniwala siya doon sa, di, parang Waldorf yan eh. No? Si Pia J, naniniwala siya doon una nasisimula yung development ng cognitive sa sensory, no, from birth to ages 18 to 24 months. So mula daw pagkapanganak, no, 8 hanggang 18 to 24 months ay considered na dinidevelop ang bata. Actually tayo, bilang isang mananampalataya, we believe na once ang egg and sperm ay nagtagpo na, it is considered life, no. At mapapansin ninyo, nauunang nade-develop yung brain and then yung heart. At doon natin makikita na nagde-develop na yung bata. Tao na yon, considered na yon na life. At si Pia J, paniniwala niya, sensor. When you say sensor, nag-iisip na ang tao. At ito ay nakakaramdam na. Kailan? From birth, ages 18 to 24. Susunod is the pre-operational. No, pag nag-operational na yan, pagka nag-iisip na yan, may mga senses na yan, pag-aaralan niya na kung paano niya i-operate, no, yung kanyang cognitive. No, kaya lang, kaya tinag na pre-operational, hindi pa masyadong ano, fully operation or fully developed yung cognitive ng bata. Minsan, may gusto silang sabihin pero hindi pa nila kayang ibigkas. Kaya nga makikita nyo, minsan yung bata maingay, pero hindi mo maintindihan sinasabi. Kasi hindi pa puri operation. Operational yung kanyang utak, no? Hindi pa sumasabay yung kanyang katawan, yung kanyang development, physical development sa kanyang cognitive development. Kaya nga diyan papasok yung mga sensory tsaka pre-operational activities, no? Maliliit na gagamba, umakyat sa sanga, mating ang kasi bakit? May mga clay. Di ba? Pag nagbibilang yung bata, 1, 2, 3, di nila kaya yan. 4, 5, kasi bakit? They are considered as pre-operational. From toddlerhood to 24 months to 7 years old. Kaya nga sa ECDC, meron tayo yung tinatanong, yung pinapahap sila ng isang paa, pinatatanong sila, pinagsusot sila ng damit, pinagsisinta sila ng sapatos, pinagbubotone sila ng kanilang mga polo. Kasi it is considered na they are in the pre-operational stage. So, churi ni ano yan, ni Pia J yan, no? Na at that time, at that age, ang bata ay sensor na, meron ng pre-operational cognitive pero hindi pa talaga siya nag-ooperate. Next is concrete operational, no? Parang si Waldorf. Si Waldorf from 0 to 7, si Pia J naman ay hinati niya, no? So 7 to 12 years old or 7 to 14 is the concrete operational. So ibig sabihin, ang bata pagdating ng 7 pataas to 14 years old, andyan na yung concrete. Ibig sabihin, ay kaya niya na, no? Yung operation ng kanyang development, ng kanyang cognitive ay medyo maalwan na. Kung ano yung gusto niyang sabihin, na-express niya na. Kung ano yung nararamdaman niya, na i-deliver niya na. Kung ano yung gusto niyang gawin, gusto niyang hawakan, na hawakan niya na maayos. Kaya nga ang bata, di mo pwedeng sabihin ng sped yan hanggat hindi siya dumadating ng 7 years old. No? Lalo na kung hindi nakikita, hindi visible yung kanyang special need. Kasi mako-consider lang natin yan talaga na concrete operational or nagpa-function na talaga at the age of 7 years old. Hanggat wala siya sa 7 years old,
kasi nasa stage pa lang ng pre-operational. Baka mamaya late, ano lang siya, late development. Pero pagdating ng 7 years old, hindi pa nagsasalita yan. Pagdating ng 7 years old, hindi pa yan naglalakad, ay problema na. Ibig sabihin ay meron na siyang special need. No? So, ganun po yon, okay? At panghuli, yung formal operational. Ayan na, yung tayo na, yung adolescent. Ibig sabihin ay talagang lahat ay kaya na nating gawin, kaya na nating hawakan, lahat ay kaya na nating isipin, kaya na nating express ang ating sarili because we are in the formal operational stage, no? So ito yung cognitive development ni Piaget. Jean Piaget was a Swiss biologist, psychologist, philosopher, best known for his work in the area of developmental psychology. So yan si Piaget, hindi siya ordinary, no? Magandang pag-aralan yung buhay ni Piaget, pinag-aralan niya yung mga anak niya. Talaga yung experiment niya. Parang ako din, no? Pinag-aaralan ko yung mga behavior ng aking mga anak at natututo tayo. No? Kaya minsan alam nyo, ang effectivity talaga ng teacher kapag may anak ka na, may asawa ka na. Kasi hindi mo lamang na-apply yan sa school, kundi maging sa tunay na buhay mo. So, no, he's a biologist, he's a psychologist, philosopher, at saka talagang ang forte niya ay developmental. Alam nyo, karamihan talaga ng mga educator, mga nasa Germany, no? US. Meron din naman tayo dito sa mga Asian, mga Chinese, mga Asian, mga Pilipino. Meron, pero mas marami talaga sa kanila. Okay, next is Lev. Ito, no? Pangalawa natin si Vygotsky. Ang haba ng pangalan niya, no? Lev Semyonovich Vygotsky was a Soviet psychologist, the founder of human and biosocial development, commonly referred to as cultural historical psychology. So pag cognitive Piaget, pag multiple intelligence Howard Gardner, pag cultural historical psychology Vygotsky yan, o yung tinatawag nating social, no, social development. Cultural historical, ibig sabihin yung pakikisalamuha ng estudyante o ng bata ay nade-develop, no, sa pamamagitan ng social interaction. Tingnan natin si Vygotsky. So, si Vygotsky ay, ayan, tulad nga sinabi ko sa inyo, multiple intelligence, Howard Gardner, cognitive development, Piaget, Vygotsky, social development. Ano ba ibig sabihin ng social development na yan? Paano ba nati-develop ang tao? No, kung kay multiple intelligence, kay Howard Gardner, iniwala siya that there are multiple intelligence, there is not only one, there is nine. Si Piaget, naniniwala siya in a cognitive way, no, yung sensory, pre-operational, concrete operational, and the full operational. Si Vygotsky, naniniwala siya sa social development. Ano yung social developments, no? Number one, makikita natin yung development nangyayari within interaction. Kaya nga tayo, hindi tayo naniniwala dyan sa self-study, di ba? Mahirap yan. Kaya ngayon, nagsasuffer tayo ngayon online dahil dyan sa self-study. Hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya ng bata yung self-study. No? Kahit sabi mo, ibigay mo pa yung answer, kahit anong method, mahirap yan. Kasi ang number one na learning talaga o development is social. No? Mas natututo tayo pag may kasama tayo. Example ko lang, yung bata, kahit hindi mo turuan yan, kapag yan ay exposed sa TV, exposed sa mga kapwa-bata, mas madali yung kanyang learning. Kasi we are created social. Actually, nasa Bible yan. Sabi sa Bible, it is not good that man should be alone. We are created as a social being to have fellowship with God and to have fellowship with our fellow men. So, social interaction in learning is very important. Kaya yung mga ibang school, Waldorf, Montessori, ACE, hindi siya masyadong ano, kasi masyadong sinisiklud yung bata. Although napakaganda ng mga principles nila, kaya lang sa panahon natin ngayon, it is a very old traditional way na para bang sinisiklud mo yung bata, no, nilalayo mo sa kamunduhan, okay, sa mundo. Okay, number two is the more knowledgeable other or your MKO. Sabi niya, if you have sent social interaction, you need to choose your fellowship. Dito po mapasok yung mentoring, ano, na dapat ang tao, naghahanap tayo ng more knowledgeable other. Nakikipagsalimuha tayo dun sa mga mas matatalino, mas malalakas, mas makakapangyarihan kaysa sa atin.
Kasi pag dumidikit tayo sa mga doon, ano, na-absorb natin sila at the same time, ay tumataas din yung level natin. No, kapag ang kasama mo, ikaw, mahina ka lang ha, medyo wala ka ng influence. Magsasama ka pa sa mga walang influence. Medyo wala ka ng utak. Magsasama ka pa sa walang utak. Eh, wala na mangyayari sa'yo. So, you need to look for a social interaction with the more knowledgeable other. At pag ginagawa mo yan, natututo ka. Diba? Lalo na no, sa ministry. Ako bilang isang pastor, I have the more knowledgeable other. No, na ibang tao, nandyan yung mga mentor ko sa iba't ibang larangan. The ministry. Number three is the zone of proximal development. Ayan, yung CPD o the zone of proximal. Sabi dito ay merong ano, no? Merong zone, no? Na talagang boundary ng development ng tao. Pag sinabing CPD, meron talagang stages yan. At meron talagang approach at meron talagang pagkakataon na minsan ay mabagal ang learning natin, minsan mabilis. Pero depende yan, no, sa ating zone of proximal development. At depende yan sa mga nakakasalumuan natin. So when it comes to social development, Bigotsky yan. And panghuli, makikita natin ay si Brunner. Brunner, constructivist development. So kung Howard Gardner, multiple intelligence. Piaget, cognitive development. Si Vygotsky, social. Brunner is constructivist development. Anong constructivist? Ibig sabihin yung parang puzzle na binubuo, no? Parang building na binubuo mula foundation hanggang sa poste, hanggang sa bubong, sa mga pader. Yan ay kinoconstruct. Yung walang instant development. Hindi siya naniniwala doon. At tagin tayo, no? Hindi naniniwala doon. We learn through experience and through time, no? So sabi niya, instruction must be concerned in experience. So the more that we experience, the more that we learn, no? The more that we practice, the more that we learn. The moment that you stop teaching or learning is the moment that you stop teaching. So learn, learn, learn. Experience and experience, and then we will develop. Instruction must be structured. So dapat daw structured, ibig sabihin organized, nakaayos. Hindi pa pwedeng parang binuhos mo na lang tapos pupulutin na lang kung ano yung matutunan. Hindi ganun. Sa kanya, kay Brunner, dapat ay ano, nakaayos yan. Maganda. Dapat ay nakaforma, no, yung structured. At panghuli, no, makikita, instruction must be designed to fill the gap. Ito yung right minus wrong. Kung ano yung alam, huwag na ituro, at kung ano yung hindi alam, yun ang ituro. Yun yung constructivist development. So makikita natin na very organized, well organized yung constructivist development. Nakapokus siya na kung ano yung kulang, yun ang pupunuan. Ano? So yan yung mga apat na tsuri natin. Makikita natin yan. So sino-sino yan? Balikan natin. No, Gardner, Howard Gardner. Multiple intelligence, Piaget, cognitive development, Vygotsky, social development, Brunner's constructivist learning theory. So panood-panoorin lamang ninyo itong video. This is our second part. The third part will be the 13 principles of learning. At sa unit 3 natin, sa mga susunod na video natin, pag-aaralan na natin yung lesson plan at saka yung ating curriculum. No, paggawa ng curriculum at mga methodologies of teaching. Marami pong salamat. Magpalain po kayo. And I hope na magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Panoorin po yung mga video ito at yung mga PowerPoint pwede po ninyong gamitin para po ma-mentor yung ating mga estudyante. So,